lang yan na pinag-uusapan openly diyan sa House of Representatives ang impeachment. At lagi nandiyan sa gitna si Franz Castro sa usaping impeachment sa akin. Handa kami, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. House Deputy Minority Leader Franz Castro nasa sentro na impeachment talks ayon kay Vice President Sara Duterte. Office of the Vice President kaya umanong mag-operate kahit hindi bigyan ng budget. Siya po ang scripted, siya po ang budol, peke po, dahil nakita niyo naman may binabasa siya. Meron po ako nakitang may script. Paulit-ulit po yung sagot niya, binabasa niya yung script niya. Posibilidad ng hindi rin pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa House Plenary Budget Hearing, pinaghahandaan na ng mga kongresista. Impeachment allegations ni VP Sara muling pinabulaanan. Iba pang umano'y mga bagong biktima ni Kibuloy lumapit sa mga pulis habang isinasagawa ang operasyon sa loob ng KOJC compound. Pagdadala sa Kingdom of Jesus Christ leader sa korte, inaayos na. Profiling ng mga Pilipino workers na apektado ng Pogo ban, nasa 70 hanggang 80% na ayon sa DOLE. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Naayos na ang conflict sa schedule ng arraignment ng grupo ni na Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at apat na co-accused nito sa mga kaso. Ito'y matapos na makipagpulong ang Philippine National Police sa Department of Justice kahapon kaugnay ng nakatakdang paghaharap ng mga akusado sa regional trial courts sa Pasig at Quezon City ngayong Linggo. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Tinawagan ko nga yung CIDG kung if there's a plan to request for the possible video conferencing na lang yung arraignment. But according to the CIDG, kausap ko yung deputy director ng CIDG, nag-uusap ngayon yung mga lawyers at pinag-aaralan. But as of this morning, sa coordination nila sa Pasig RTC ay matutuloy po yung face-to-face arraignment. Naayos na ng Philippine National Police at ng Department of Justice ang conflict of schedule sa arraignment ni na Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at apat na co-accused nito sa Biyernes. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, pumayag na ang Quezon City Regional Trial Court Branch 106 na gawing video conferencing ang pagpasa ng sakdal kina Kibuloy sa Biyernes, September 13, habang face-to-face naman ang umaga ng Biyernes sa Pasig Regional Trial Court Branch 159. Bago po magsaka po yung office hours ay nakapagpa-receive po ang CIDG ng urgent motion to retain custody po sa branch 106 po. Ipinakita din po at isinubmit po natin yung notice to produce na inisyo po ng RTC 159 na Pasig kung saan inaatasan po ang PNP. Katagdalin po personally sina Pastor Kibuloy at apat pa para po sa arraignment po sa Friday po. So matutuloy po yung arraignment sa umaga po sa RTC Pasig at yung schedule po ng video conferencing po ng arraignment po niya nila sa 106 ay imumove po ng hapon. Nag-adjust po yung RTC Quezon City po. Physical po yung Pasig po at least up to this time na magkakausap po tayo. Kaugnay nito, isinasapinal na ng PNP ang ipatutupad na seguridad sa biyahe ni Kibuloy patungong Pasig Court. Ayon kay Colonel Fajardo, ikinukonsidera din nila ang magiging sitwasyon sa labas ng korte na posibleng dagsain ang mga supporters at miyembro nito. Yes, we also consider the security challenges that we will be facing in case they will be transported from Krame to Pasig and without also taking chance kung ano yung magiging sitwasyon kapag kainalis na po natin pagdating po natin dun sa Pasig and
That is now all being considered as we speak po. Samantala, kinumpirma rin ng Philippine National Police na mayroon pang umano'y mga bagong biktima si Kibuloy na lumapit sa mga pulis habang nagsasagawa ng operasyon sa KOJC compound. During the stay po doon, may mga lumapit po doon and we are now in the process of coordinating with the SWDs because accordingly, some of the parents of those abused children were the ones who approached our police officer there. At ngayon nga po, we are now in the process of documenting those allegedly additional victims of Pastor Kibuloy. Si Kibuloy at mga co-accused nito ay nahaharap sa mga kasong sexual at child abuse at qualified human trafficking. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itatakda na ang pagharap ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC Pastor na Apolo Kibuloy sa pagdinig ng Senado ayon kay Senador Risa Ontiveros. Kapag naitakda na nila ang petsa ng pagdinig, ay susulat na sila sa kinauukulang korte upang hilingin ang pagpunta ni Kibuloy sa Senado. Alinsunod na rin ito sa warrant of arrest na inilabas ng Senado laban sa naturang religious leader. Paliwanag ng mambabatas, maraming itatanong ang Senado kay Kibuloy ugnay ng mga pag-abuso na ginawa nito kabilang na ang human trafficking. Marami kami itatanong kay Apolo Kibuloy kung bakit talaga niya ginawa ang lahat ng ito at paano isinet up na yung mga taong ni-recruit niya bilang mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip. Inabuso niya sa iba't ibang paraan. Yung mga babae, pati yung mga menor de edad, pati yung ibang mga miyembro ng kingdom na mga lalaki pero pinagmalupitan din niya. Yung mga pinilit niyang maglimos para pala sustentuhan lang yung kanyang marangyang pamumuhay. Yung mga effectively human trafficking niya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang mga bansa para ituloy din yung kanyang mga illegal activities. Nanawagan ang Davao City Council sa Department of Interior and Local Government na imbestigahan ang pagpapasuot ng PNP uniforms sa mga sibilyan noong kasagsagan ng operasyon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Samantala, hindi na kailangang ideklara na persona non grata ng konseho si PRO 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III dahil tapos na ang KOJC operations. Ito ang balita ni Marisol Montan. Siya ang nag-authorize ato, nagpasuot ato, then he should answer for that. So that's why I'm asking the DILG, since ang PNP is under the DILG, so I'm asking the DILG, we are asking the DILG to investigate this matter and to take action if necessary. Nais malaman ng Davao City Council kung bakit pinagsuot ng uniforme ng mga pulis ang ilang sibilyan noong kasagsagan ng operasyon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Isa lamang ito sa mga nais paimbestigahan ng konseho sa Department of Interior and Local Government. Ayon kay Councilor Jesus Susubrando, malinaw na paglabag sa batas ang ginawang ito ni Brigadier General Nicolas Torre III na siyang nanguna sa isinagawang paghahanap kay Apolo Kibuloy. Una nang inamin ni General Torre sa Senate hearing noong September 6 na pinayagan niya ang pagsusuot ng PNP uniform ng ilang sibilyan na tumutulong umano para matagpuan ang nagtatagong KOJC leader. Dinhi pa lang, clearly as it was already admitted by the general na siya ang nag-authorize ato, so ang kundiya dunay violation sa ato ang national law, revised penal code and also sa local law na to. So just because he is a general, does it exempt him from following that law? Binigyang diin din ni Councilor Susubrado na hindi basta ginagamit ang uniforme ng PNP dahil simbolo ito ng otoridad, disiplina at tiwala ng publiko. Samantala, hindi na rin kailangang ideklara na persona non grata sa General Torre sa Davao dahil tapos na ang operasyon. Ang kailangan aniya ay ang pagsagot ni Torre sa mga naging paglabag sa 16 na araw na KOJC operations sa Davao. Marisol Montano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Muling nanindigan ng Philippine National Police na legal ang mga ginawang hakbang sa 16 na araw na operasyon sa loob ng Kingdom of Jesus Christ Compound sa Buhangin, Davao City. Ito ang tugon ng PNP sa resolusyon ng Davao City Council para imbestigahan ang pag-amin ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na may mga sibilyan na pinagsuot ng PNP athletic uniform sa naturang operasyon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, na ayon sa Police Operational Procedure ang mga naging hakbang ng pulisya sa paghahanap sa religious leader na si Apollo Quiboloy. Handa rin anya ang PNP na humarap sa anumang imbestigasyon na kaso na isasampa ukol dito. Kakapatan po nila yon on the part of the PNP, harapin po natin lahat ng kasong isasampa ng sinumang partido, and pinaninindigan po ng PNP na whatever actions na ginawa po nila during the 16 day of police operation ay it is within the parameters of what is written doon po sa ating police operational procedure po. Tutol ang Department of Justice o DOJ sa panukalan na isa sa ilalim sa house arrest si Kingdom of Jesus Christ o KOJ si Leader Apollo Quiboloy. Ang rekomendasyon ng DOJ ay sa custodial center sa Camp Crame ito ikulo. Ito ang balita ni Dante Amento. Yung mga nanago at nagpahirap sa gobyerno, madalang tayo nagbigay ng house arrest sa mga taong ganito. Para sa Department of Justice o DOJ, hindi karapat-dapat na ilalagay sa house arrest si Kingdom of Jesus Christ o KOJC Leader Apollo Quiboloy. Paliwanag ni Justice Secretary Crispin Rimunia, pinahirapan ni Quiboloy ang mga otoridad. Kung kailan masusukol na ay saka pa lamang sinabi na susuko siya. Ang karaniwan anyang binibigyan ng house arrest ay ang mga hindi nagmatigas sa pagsuko nang magkaroon ng arrest warrant. Pero nililaw ng DOJ ang korte lamang ang makapagpapasya kung saan ididetine si Quiboloy at mga kapwa akusado nito. Marahil, may mga kaso rin kung nagkasakit, nagkaroon ng karamdaman, pinagbibigyan din magkaroon ng house arrest. Ang rekomendasyon ng DOJ ay sa Camp Crame mananatili si Quiboloy. Ito ay para hindi na mahihirapan ang BJMP sa Quezon City dadalhin sa korte si Quiboloy kapag nagkaroon ng pagdinig o arraignment sa kanyang mga kaso. Dagdag pa ng DOJ, dapat din resolbahin ng korte sa Quezon City at Pasig City ang isyu ng jurisdiksyon kay Quiboloy dahil kapwa sila naglabas ng arrest warrant laban sa kanya. The courts should be able to agree kung saan muna dadalhin, no? Kung saan muna dadalhin para i-arraign, no? And then if it's possible to kaya pang ihabol doon sa court sa Pasig, then ihahabol. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Tinukoy ni Vice President Sara Duterte si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party's Representative Franz Castro na siya umanong pangunahing nagsusulong ng impeachment move sa Kamara laban sa kanya. Sa ikatlong bahagi ng recorded interview ni VP Sara, inakusahan din niya ang Kamara ng pagsasagawa ng umano'y scripted na budget hearing at paggamit sa issue ng confidential funds para sa political attacks. Sinagot din ni VP Duterte ang banta ng mga kongresista na tapyasan ang pondo ng kanyang opisina sa susunod na taon. Ito ang balita nila Lane Moreno. Tuloy-tuloy lang yan na pinag-uusapan openly diyan sa House of Representatives ang impeachment. At lagi nandiyan sa gitna si Franz Castro sa usaping impeachment sa akin. Inakusahan ni Vice President Sara Duterte si House Deputy Minority Leader at Teachers Party-less Representative Franz Castro na isa sa mga nagsusulong na impeachment move laban sa kanya. Sa part 3 ng recorded interview na inilabas ng Office of the Vice President, sinabi ni VP Sara na matagal na at lantarang pinag-uusapan sa Kamara ang planong pagpapatalsik sa kanya. Nung nakaraang taon ay nagsalita na si Franz Castro noong November 2023. Nagsabi na siya, ay pinag-uusapan namin ang impeachment ni Inday Sara at nagbigay siya ng mga basehan doon sa ipa-file daw nila na impeachment.
Matatandaang noong buwan ng Agosto, sinabi ni Castro na maituturing na impeachable offense ang ginawa umanong paglustay ni VP Duterte sa 73 million pesos na confidential funds noong 2022. Pero premature pa niya ang pagtutulak ng impeachment case ukol rito. Sa isa namang panayam noong Nobyembre, sinabi ni Castro na napag-uusapan lang ang posibilidad ng impeachment ngunit wala pang formal na reklamo. Muli namang giit ni VP Sara, hindi winaldas ang confidential funds at ginagamit lang ng mga kongresisang issue sa pamumulitika laban sa kanya. Unang-una, wala. Walang misuse ng confidential funds, walang misuse ng funds ng Department of Education. Kaya ngayon, pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa akin. Anya, nagsimula ito noong September 2023 nang makipagpulong umano ang Makabayan Block kay House Speaker Martin Romualdez. May nakausap rin umano siyang kongresista na nagsabing lumapit sa kanya si House Appropriations Committee Chair Elizalde Co. hinggil sa issue ng confidential funds. September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Block. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si congressman ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Pero pagkatapos nung plenary namin sa House, lumabas ang statement ni Congressman Zaldi ko. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez, tatanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, tinanggalin din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, bumulong ang Makabayan Block kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. Sumunod na umano rito ang tila scripted na budget hearing sa Kamara at nakumpirma umano nila na bahagi ito ng pag-atake laban sa kanya. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Hindi ko alam yon. Kasi nasabihan na lang ako ng kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na, nagsabi si Zaldi ko tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Ito ang niyang dahilan kaya hindi na nila isinulong ang pagkakaroon ng confidential funds sa huling bahagi ng 2023, maging sa proposal para sa taong 2024 at 2025. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan, gagawan nila ng mali yan. At ang patutuon nito, kung makita ninyo, noong House hearing, noong August 27, 90% ng mga tanong, confidential funds. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang Office of the Vice President. Samantala, tiniyak naman ni VP Sara na hindi titigil ang operasyon ng kanyang opisina kahit isang kusing lang o walang ibigay na pondo ang Kongreso para sa susunod na taon.
Ito ang tugon ni VP Sara sa banta ng ilang kongresista na babawasan ng OVP budget dahil sa hindi niya pagsipot sa hearing kahapon. Handa kami, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Nanawagan din siya sa publiko na huwag magpapaapekto sa mga paninira at ingay ng politika. Kung makikita natin sa kasaysayan, lagi talagang inaatake ang Vice President dahil siya yung tinitingnan ng mga tao na baka magiging sunod na presidente. So lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila at atakihin talaga ang Vice President. Kaya huwag sila magpadala sa ingay ng paninira at politika. Una nang itinanggi ni Congressman ko ang alegasyon ni VP Sara tungkol sa pagkontrol o mano sa budget. Wala pa namang inilalabas na payag si Speaker Moldes tungkol sa issue. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Si Vice President Sara Duterte ang scripted ng humarap sa unang budget deliberation ng House Committee on Appropriations ayon sa ilang kongresista. Pinaghahandaan naman ng mga mambabatas ang posibilidad na hindi muling sumipot ang Vice Presidente sa House Plenary Budget Hearing. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Siya po ang scripted, siya po ang budol, peke po, dahil nakita niyo naman may binabasa siya. Inaral niya na meron siyang mga kakampi na nag-abugado sa kanya, nandun na, siminit, di ba? Ibig sabihin, ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kayang ipaliwanag. Ibinalik ng mga mambabatas sa Kamara kay Vice President Sara Duterte ang akusasyon nito sa pagiging scripted ng budget hearings. Ayon kay Representative Elizalde Co, chairperson ng House Committee on Appropriations, ang Vice Presidente ang may binabasang script ng humarap sa August 27 budget deliberations ng House Committee on Appropriations. Sa ikatlong bahagi ng recorded interview ni VP Sara, may tinutukoy itong script o kodigo na binabasa umano ng mga kongresista nang usisain siya sa budget hearing. Meron po ako nakitang may script. Paulit-ulit po yung sagot niya, binabasa niya yung script niya. Dagdag pa ni Congressman Elizalde Co, hindi dapat pagkatiwalaan ng malaking pondo si VP Duterte. Ganito rin anya ang sentimiento ng mga kasama niyang kongresista. Dahil nawala na nga tayo ng pondo, ibibigay mo pa ba? Small amount pa lang yun. How much worth to ngayon? 2 billion. So, kitang-kita po na dapat wag natin ibigay para wag matempt. Congress can always choose to be the better person. We will give what is necessary for the office of the Vice President. Samantala, hindi isinasantabi ng mga mambabatas ang posibilidad na sa kauna-unahang pagkakataon, hindi rin sisiputin ng Vice Presidente ang House Plenary Budget Hearing. Kaya pinaghahandaan na nila ito, lalo na ang mismong sponsor ng OVP budget na si Congressman Sia Adjong. Ayon kay Congressman Adjong, nakikipag-ugnayan pa rin ito sa OVP. Patuloy po yung pakikipag-ugnayan namin. In fact, yung aking pong chief of staff ay tumatawag din po sa kanilang opisina at nagsulat na rin po kami para po pagdating po sa plenaryo ay meron din po tayong mapagkukunan ng kasagutan sa mga posibleng mga katanungan nating mga kasamahan. Nagtataka ako, paano ngayon didepensahan ng Committee on Appropriation ang budget ng isang opisina na sila mismo may tanong? Muli namang itinanggi ng mga mambabatas ang alegasyon ni VP Duterte na tuloy-tuloy ang impeachment efforts laban sa kanya sa Kamara. I have heard talks of impeachment but coming from her. We don't hear it here in Congress. I can guarantee you that po. Ayon naman kay Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, political suicide para sa House of Representatives kung i-entertain ang posibleng impeachment complaint laban kay VP Duterte. Anya, nakababahala dahil posibleng magresulta ito sa kaguluhan. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mm.
Mainit ang naging palitan ng salita sa pagitan ni na Vice President Kamala Harris at dating US President Donald Trump sa kanilang debate, pangunahing napag-usapan sa kanilang pagharap ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa at kung ano ang kanilang gagawin upang maiangat ang US mula sa kinakaharap na economic crisis. Ito ang balita ni Klein Sinka. Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War. And what we have done is clean up Donald Trump's mess. Matindi ang palitan ng akusasyon sa pagitan ni na Vice President Kamala Harris at Donald Trump sa kanilang unang presidential debate. Sa simula pa lang ng debate, inakusahan na na incumbent Vice President ang dating presidente na nagpahirap umano sa bansa sa pagtatapos ng kanyang termino. Agad naman itong sinanggan ni Trump at maring pinabulaanan na hindi nito nababasa ang Project 2025, isang dokumentong ginawa ng dating Trump administration officials na naglatag ng posibleng gawin na ikalawang termino ng dating Pangulo. I have nothing to do with Project 2025. That's out there. I haven't read it. I don't want to read it purposely. Buwelta naman ni Trump, bumagsak ang Estados Unidos sa tatlong taong panunungkulan ni President Joe Biden at Harris. Lumala rin umano ang world security dahil sa mga gera nagsimula sa nakaraang tatlong taon na posibleng pagmulan ng World War III. Para naman kay VP Harris, banta sa demokrasya ng US at buong mundo ang isa pang termino ni Trump. Dapat na rin anyang iwanan ng bansa ang malungkot at magulong nakaraang panunungkulan nito at humarap sa American promise ng maligaya. Naging mainit din ang debate ng talakayin ang nakaraang 2020 election na ayon sa Democratic candidate ay mahirap para sa kanyang katunggaling tanggapin ang pagkatalo at maging ang mga world leaders sa kanyang kapanahunan ay pinagtatawanan ang former chief executive. I have traveled the world as Vice President of the United States and world leaders are laughing at Donald Trump. I have talked with military leaders, some of whom worked with you, and they say you're a disgrace. And when you then talk in this way in a presidential debate and deny what over and over again are court cases you have lost because you did in fact lose that election, it leads one to believe that perhaps we do not have in the candidate to my right the temperament or the ability to not be confused about fact. That's deeply troubling and the American people deserve better. Viktor Orban said it. He said the most respected, most feared person is Donald Trump. We had no problems when Trump was president, but when this weak, pathetic man that you saw at a debate just a few months ago, that if he weren't in that debate, he'd be running instead of her. She got no votes. He got 14 million votes. What you did, you talk about a threat to democracy. He got 14 million votes and they threw him out of office. And you know what? I'll give you a little secret. He hates her. He can't stand her. Bukod sa ekonomiya at election fraud, naging mainit din ang debate ng dalawa sa usaping abortion, immigration at security, mga usaping nangunguna sa alalahanin ng mga botante ngayong taon. Klein Sinka, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinumpirma ngayon ng American pop superstar na si Taylor Swift na kanyang iniendorso ang Democrat candidate na si Kamala Harris sa darating na US presidential elections. Sa kanyang social media post, inanunsyo ni Taylor Swift na iboboto niya si Kamala dahil naniniwala siya sa mga prinsipyo at karapatang ipinaglalaban nito. Kumpiyansa rin si Taylor na isang gifted leader si Kamala Harris at naniniwalang maraming ma-accomplish ang kanilang bansa kung magkakaroon ito ng isang payapang pamumuno. Dagdag pa ng pop superstar na bilang isang botante ng Amerika, isa rin siya sa mga tumutok sa presidential debate at sinigurong inaalam niya ang lahat ng mga plano at panukala ng magkabilang partido. Bukod kay Kamala Harris, sinabi rin ni Taylor Swift na suportado rin niya ang kandidatura ni Vice Presidential Candidate Tim Walz.
Inalala ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon sa Pangulo, itutuloy niya ang legacy ng kanyang ama at magiging gabay niya dito ang prinsipyong itinuro ng dating Pangulo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. And I have followed that credo from the very beginning of my term. And I will continue to follow that credo. Be a good Filipino. Be a Filipino that loves your countrymen. Ang prinsipyo ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang patuloy na susundan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang inihayag ng Pangulo sa paggunita ng 107th anibersaryo ng kapanganakan ni dating Pangulong Marcos Sr. Ayon kay Pangulong Marcos, itutuloy niya ang legacy ng kanyang ama. At ang gabay-anya niya dito ay ang itinuro ng dating Pangulo ukol sa pagsiservisyo at pagmamahal sa mga kapwa Pilipino. And so when I look back now at the life that I have led, and I see what is the guiding principle that I can learn from my father, when things are confusing, when things have become so complex, what is the essence of service that my father taught me? And that is very simple, but not easy to achieve. But it is simple. Be a Filipino, serve the Filipino, protect Filipinos and the Philippines. Nag-alay naman ang Pangulo ng Bulaklak sa bantayog ng kanyang ama sa Batac City. Matapos ang Marcos Day celebration, namahagi naman ng mga ambulansya si Pangulong Marcos sa mga lokal na pamahalaan ng Ilocos Region. Nagbigay rin siya ng iba't ibang tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Gayun din sa mga benepisyaryo ng Ayuda sa Kapusang Kita o ACA program ng Department of Social Welfare and Development sa Batac at Lawag City. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaalam pa rin ng Bureau of Fire Protection kung ano ang naging sanhi ng nangyaring sunog sa Barangay Zapote 3, Bacoor City, Cavite. Ito ang balita ni Benedict Samson. Yung mga gusto pong tumulong natin po mga kababayan, pwede po kayong magdulog po sa ating CSWD. No? Sila po yung ating pong tanggapan na tatanggap po ng mga tulong para po, or pwede naman o, diretso na rin o dito sa ating mga evacuation centers. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog na sumiklab sa Sitio Canluran, Barangay Zapote 3, Bacoor City, Cavite kahapon ng umaga. Tinatayang nasa mahigit 1,000 pamilya ang nawalan ng tirahan. At dahil halos wala na nga natira sa ilang mga bahay, kanya-kanya na lang kuha ng mga mapapakinabangang kalakal ang mga nasunugang residente. Isa na nga rito si Jay Makasinag na tanging suot na damit lang ang naisalba. Sangayon na rin anya sila na mabigyan sila ng malilipatang bahay. Opo naman kung bibigyan kami, payag na kami. Kasi isa babalik pa sa ganito, eh payag na kami, ilipat na lang kami. Ay kung ano naman, di naman kami bibigyan, di, ang ano namin, di babalik pa rin kami kasi wala naman kaming pupuntahan. Kaya kami nangalakal para may pambili kami ng trapal, trapal man lang para mabubungan yung bahay namin. Ayon kay Bacoor City Mayor Strike Revilla, sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng pamahalaang lungsod ang pagdedeklara ng state of calamity bunsod ng nangyaring sunog. Tingin ko this time, nung enteng hindi kami nag-declare, pero this time tingin ko mag-declare na tayo. I will consult with the siyempre disaster committee natin and then sa sambunian kung paano gagawin. Kasi talagang limitado na rin kami ngayon dahil for the past few months, starting February, puro sunog na kami rito. So, medyo mabigat na rin. Na-exhaust na yung aming funds for disaster. Ayon naman kay Cavite Governor John Bicremulla, inaayos na nila ang pabahay para sa mga nasunugan. Kailangan pang matagalan na solusyon na nahanap natin. Kailangan kuha na tayo ng pabahay para sa mga tao. So, nag-usap na kami kung anong gagawin at nahanap na kami ng 50 tali ang malas ninyo. Ang hinahanap natin ay dapat sa Cavite din. Ang hinahanap natin ay hindi malayo sa Bacoor. Sa ngayon,
investigasyon, patuloy pa rin ang Bureau of Fire Protection sa isinasagawang investigasyon sa kung ano ang naging dahilan at kung magkano ang halagan ng napinsalang ari-arian. Sa ngayon ay sinasagot muna ng lokal na pamahalaan ang pagkain sa maghapon ng mga nasa evacuation center habang inihahanda na rin ang mga portalet na magagamit ng mga ito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniurong ng Commission on Elections o COMELEC ang petsa ng paghahain ng Certificates of Candidacy o COCs para sa unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa November 4 hanggang 9. Ang lalawigan ng sulu para sa COMELEC ay dapat na ibalik sa Region 9 o Zamboanga Peninsula Region matapos magdesisyon ng Supreme Court na hindi ito kasama sa BARM. Ito ang balita ni Dante Amento. Nagulantang kami sa naging desisyon ng ating kataas-taasang hukuman tungkol sa pagtatanggal ng sulu sa Bangsamoro. Hindi na isasabay ang paghahain ng Certificates of Candidacy o COCs para sa Bangsamoro Parliamentary Elections sa National and Local Elections sa October 1 hanggang 8. Inurong ito ng Commission on Elections of COMELEC sa November 4 hanggang 9. Paliwanag ni Chairman George Erwin Garcia, ito ay dahil sa epekto ng bagong desisyon ng Korte Suprema na hindi bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang probinsya ng Sulu. Kaya po nag-desisyon ng COMELEC and BANC na ipagpaliban ang filing ng Certificates of Candidacy sa buong Bangsamoro. Partikular na apektado rito ang 10,000 miyembro na requirement ng Election Code at Bangsamoro Organic Law sa bawat regional political party na tatakbo sa parliamentary elections ng BARM. Dahil nabawasan ang bilang na ito nang alisin sa BARM ang sulu. Nakalagay po kasi dapat 10,000 ang members. Lahat po yan, nag-submit na sa amin for decision na nga po namin kung sino papayagan o hindi papayagan. 16 po ang nagpa-accredit. Maglalabas ang COMELEC ng panuntunan para makumpleto muli ng mga partido politikal ang kanilang bilang bago ang COC filing. Naniniwala din ang COMELEC na ang sulu ay isasama sa Region 9 o Zamboanga Peninsula Region. Ito naman anya ang orihinal na kinabibilang ang rehiyon ng probinsya. Kasi yan naman po talaga ang original na rehiyon niya. Para po kasing pangit naman na isasama pa rin namin ang sulu sa Bangsamoro region samantalang sabi na ng Korte Suprema ay hindi na po siya kasama. Nilinaw ng komisyon na tuloy sa orihinal na petsa o schedule ang paghahain ng COC para sa national and local elections sa darating na October 1 hanggang 8. Maging ang mga local positions sa Bangsamoro ay sasabay din ang COC filing dahil ang apektado lang naman ay ang parliamentary elections ng BARM. Samantala, dagdag pa ni Garcia, mahihirapan na sila kung susundin nila ang panukala ni Congressman Bienvenido Abante Jr. na sa Disyembre na gagawin ang COC filing. Magagahol na sila sa panahon, partikular sa pag-iimprinta ng mga balota. Yung buong national local election na may 70 million ka, sa 70 million na 1 million balota isang araw, dalawang buwan na po yun mahigit. Plus, may verification of ballots pa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Naibalik na sa kustudiya ng House of Representatives si Cassandra Lee Ong. Sa inilabas na pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco, nakalabas na kahapon sa ospital si Ong matapos sumailalim sa pag-usuri ng mga doktor. Siniguro anilang nakumpleto na nito ang medical test na kanyang kailangan at naka-recover na ng maayos bago muling dalhin sa house detention. Tiniyak din ni Velasco na patuloy na nakaantabay ang in-house medical personnel sakaling kailanganin nito ng atensyong medikal sa muling pagharap sa Quad Committee hearings. Si Ong ay dinala sa ospital noong isang linggo matapos bumagsak ang blood pressure habang dumadalo sa pagdinig ng kamera sa issue ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ngayong hapon ang Lucky South 99 POGO representative na si Cassandra Lee Ong sa pamamagitan ng kanyang abogado. Inimok ni Ong ang korte na ipag-utos sa pamamagitan ng temporary restraining order na itigil lang anumang hakbang na malalabag ang kanyang karapatang manahimik at right against self-incrimination ugnay ng mga pagdinig sa umano'y mga krimen na may kinalaman sa operasyon ng POGO. Binigyan diin ng abogado nito na si Attorney Ferdinand Topacio
ang paggamit sa mga nasabing karapatan sa ilalim ng saligang batas ay hindi dapat napaparusahan. Kasama sa mga respondent ang mga senador na miyembro ng Senate Tricom at mga congressman naman na kabilang sa Quad Committee. Ang amin lang po, in our humble opinion, ay pagka nag-invoke ka ng right to remain silent, ay hindi ka na dapat tinatanong at hindi ka na dapat pinipilit magsalita. Yun lamang po. Pinalawig pa ng Philippine Coast Guard hanggang Biyernes, September 13, ang oil siphoning operations sa lumubog na motor tanker Terra Nova. Sinabi ni Coast Guard Station Bataan Commander Lieutenant Commander Michael John Encina, nais nilang makatiyak na makukuhang lahat ng laman nitong langis. Sa ngayon, nasa 1.38 million liters na ng kargang 1.4 liters industrial fuel ang nakuha sa barko. Una nang itinakda ng PCG ang pagtatapos ng siphoning operations kahapon, September 10. Nag-inspeksyon ng Department of Agriculture at Bureau of Customs sa Subic Port sa Zambales kung saan nadiskubre na ang mga laman nito ay hindi idineklarang tama. Ang mga nasabing kargamento ay nagmula sa China at Taiwan ayon sa dalawang ahensya. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ang laking tulong ng Bureau of Customs na nakahuli tayo ng mga smuggled onions, carrots, and yung sorpresa nga nila sa atin ngayong araw, at meron pa silang tabako na nahuli, sigarilyo, which is under DEA rin. Nasa batang Department of Agriculture katulong ang Bureau of Customs ang higit 100,000 pisong halaga ng ilegal na mga produkto sa Subic Bay Freeport Zone ngayong araw, September 11. Ayon sa DA, 21,000,000 piso rito ay ang ipinuslit ng mga agricultural product, partikular na ang carrots at mga puting sibuyas. Laman nitong 5 container vans ay ang mga ipinuslit na gulay mula sa China, kung saan sa bungad makikita ang mga kahon na ito. Ngunit ang nasa likod ay ang mga itinagong carrots at sibuyas. Dagdag pa rito ng customs ang humigit-kumulang na 115,000,000 piso naman na tobacco products o mga sigarilyo ang nakumpiska rin kanina. Gaya ng naunang mga kargamento, sa una ay aakalain mong tissue ang nilalaman ng 2 container vans, ngunit nakatago pala sa likod nito ang mga nasabing sigarilyo. Aside from these two, meron pa tayong 2 subject for inventory na nahuli din. Nahuli namin to because of the concerted efforts of the Bureau of Customs, especially yung intelligence report coming from our Deputy Commissioner Juby Max. Ipinaliwanag rin ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang ganitong mga aktibidad ay ginagawa upang makaiwas sa prosesong dapat pagdaanan ng mga produktong ipinapasok sa bansa na siyang nakaapekto rin sa sektor ng agrikultura. They're doing smuggling to basically makaiwas sa taxes para sa, as far as tobacco is concerned, sa onions naman and carrots ay maka-take advantage sa presyo nga sa Pilipinas versus other countries, which affects our farmers. Kaugnay ng mga nasabat na ilegal na mga produkto, sinabi ni Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban ang posibleng mga epekto nito. Hindi tayo sigurado kung anong pinanggalingan nito, ano yung proseso na kanyang pinagdaanan. So doon pa lang medyo ano na siya, risky na siya, no? High risk na siya. And then second, for the local industry, of course, we do have production. Kapag ito ay nakapasok sa ating markets, medyo magkakaroon ng konting disruption. Siyempre, maaring mas bumaba ang presyo dahil ma-flood nito ang ating market, ang mga illegal goods. Dagdag ni BPI Director Panganiban na ang mga sample mula sa nakumpiskang gulay ay susuriin upang malaman kung angkop ang mga ito para sa pagkonsumo ng tao. Iyon naman ang basic protocol natin ngayon na kapag mayroon tayong na-confiscate, magsasampling tayo kasama natin ang Food Safety Division ng Bureau of Plant Industry to test it. Makita talaga na may evidence na talagang ganito yung na
contain niya. Susuriing ng mga test ang mga pesticide residue, heavy metals at microbiological contaminants dito. Ang anumang imported agricultural products na hindi papasa sa mga pagsusuri ay nakasasama at di na maaaring pakinabangan ng tao para kainin. Siniguro naman ng Department of Agriculture at Bureau of Customs na sila ay nakabantay sa mga aktibidad kaugnay sa importasyon kaya kumpiyansa sila na mahuhuli ang sinumang magtangkap ang umulit ng ganitong gawain. Kailangan lang ng maayos na koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil binigyang diin ng kalihim ng agrikultura na hindi nila kayang mag-isang bantayan ang lahat ng pantalan sa bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na nagsasagawa ng profiling ang Department of Labor and Employment sa Filipino workers na naapektuhan ng Pogo Ban. Ayon sa DOLE, mahalaga ang profiling para malaman kung anong tulong ang posibleng ipagkaloob sa kanila at kung maaari ba silang isailalim sa upskilling o retooling sa ibang kumpanya upang hindi naman madagdagan ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlad. Malapit na pong matapos ang DOLE National Capital Region sa profiling. Meron po kasing ilang mga kumpanya na hindi nagsasubmit ng listahan, kaya ang ginawa po ng DOLE, sila na mismo ang pinuntahan. Malapit nang matapos ang isinasagawang profiling ng Department of Labor and Employment sa mga Pilipinong empleyado sa Internet Gaming Licenses IGL o mas kilala sa tawag na Pogo. Ayon sa DOLE, sa ngayon ay umabot na sa halos 30,000 ang bilang ng mga manggagawang natapos ng i-profile o katumbas ng 70-80% sa kabuuang bilang sa bansa. Mula ito sa 54 na IGLs na nag-ooperate sa 4 na rehiyon sa bansa. Ngunit mayorya sa mga ito ay matatagpuan sa National Capital Region. Ayon sa DOLE, mahalaga ang profiling para matukoy kung anong tulong ang maaaring ipagkaloob sa mga empleyado na apektado ng Pogo Ban. Kabilang dito ang pagbibigay ng livelihood projects, posibleng upskilling o retooling at pagsasagawa ng job spare. Because of this profiling, we will now be able to determine what form of intervention we can provide. And incidentally, we have scheduled a special job spare for them on the first week of October para matignan yung anong klase ng intervention ang dapat nilang matanggap sa DOLE. Matatanda ang noong buwan ng Hulyo ay inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tuluyang pagbabawal sa Pogo operation sa bansa. Sinabi ng Pangulo na dapat matigil na ang Pogo operations at mapalayas ang illegal foreign Pogo workers sa katapusan ng taon. Ayon sa DOLE, tutulungan din nila ang mga dayuhang Pogo workers basta't may hawak silang mga kaukulang dokumento. Uunahin lang nila ang mga kababayan nating nawalan ng trabaho sa Pogo firms. Samantala, sa ulat ng Philippine Statistics Authority nitong buwan ng Hulyo, ngayong taon, umabot sa 2.38 million ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Mas mataas ito kumpara sa 2.28 million na naitala sa kaparehong buwan noong 2023. Bukod sa mga bagong graduate at hindi pa nakakahanap ng trabaho, isa rin sa nakikita ng DOLE ang kakulangan sa napapanahon at dekalidad na trabaho at epekto ng mga kalamidad. The challenge remains for the Department of Labor and Employment and related departments to be able to create and generate more quality jobs, no? Kasi yung mga nasa underemployment category, naghahanap yun ng mas maraming oras ng trabaho, mas permanenteng trabaho. Kasama yon. Ngunit sa pagpasok ng Bermans, inaasahan nilang tataas ang employment rate batay na rin sa mga naitalang record sa mga nakalipas na taon. Kaugnay nito, magsasagawa ang DOLE ng bagong Pilipinas Job Fair sa darating na Biyernes, September 13. Mahigit 67,000 job vacancies ang maaaring applyan ng ating mga kababayan mula sa 69 na job fair sites sa iba't ibang rehiyon sa bansa. So sa September 13, doon sa ating dadating na job fair, ang nag-register na ay 915 employers.
And the number of solicited local vacancies in total ay 67,022. Naka-breakdown yan by region. Pinakamalaki usually is NCR, Calabar Zone, Region 6, Region 7, Region 10. Yun ang mga malalaking mga vacancies. Karamihan sa job vacancies ay may kinalaman sa business process outsourcing sectors, retail and sales, construction, at financial and insurance gaya ng trabaho bilang customer service at production workers. Sana po paalala, matulog ng maaga, pagbihis ng maayos pagpunta po sa jobs fair, dalin po yung inyong resume at saka yung mga ibang dokumentong kailangan. At dahil po may chance po kayo na ma-hired on the spot at pwede rin po kayong matulungan na makakuha agad ng mga kinakailangan dokumento dahil kabahagi sa mga jobs fair yung pong mga ibang ahensya in accordance with the First Time Job Seekers Act. Isasabay na rin dito ang malawakang payout sa Tupad Program para sa mahigit 250,000 beneficiaries sa 76 na lugar. Gayon din ang awarding sa Livelihood Project sa mahigit 9,000 beneficiaries. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng magkaroon ng pagsabog ang Bulkang Canlaon bunsod ng sunod-sunod na aktibidad nito gaya ng pagbuga ng asupre at pagkakaroon ng lindol. Kaya naman naka-alerto ngayon ang Office of the Civil Defense 6 at inilalatag ang mga gagawin para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Sa ngayon kasi no, yung pinapakita ni Mount Canlaon, naiging ano talaga siya, naiging na-heightened yung kanyang unrest. So we really need to to prepare, especially yung mga communities natin na nasa palibot lang ho ng Mount Canlaon. July 3, 2024, nang magkaroon ulit ng pagsabog ang Bulkang Canlaon. Wala mang naitalang nasawi, ngunit maraming residente ang kinailangang ilikas. Halos 2 buwan ang nakalipas, pinangangambahan ngayon ng marami ang posibleng muling pagsabog nito. Sa pinakabagong ulat ng DOST FEVOLCS, 337 volcanic earthquakes na ang naitala at 9,985 na tonelada ng asupre ang ibinuga ng bulkan. Sa akin kasi ano, mas dumami yung ano niya, no, yung kanyang volcanic tectonic earthquake. So umabot na siya ng 300 plus at saka mas malaking tonelada ang kanyang ibinugang sulfur dioxide. Halos umabot na siya ng 10,000. Alerto lang tayo, no, yung especially itong number of volcanic related earthquakes. Dahil ang ano ni FEVOLCS dito patuloy yung it indicates ng crashing of stones doon sa ano underground. So merong movement talaga ng ganun ng magma. And according to them, there's a high possibility na magkaroon ng phreatomagmatic eruptions. Tingnan natin, binabantayan natin sa ngayon. Bunsod nito, tinitingnan ngayon ng Office of the Civil Defense Region 6 na i-deploy ang Regional Incident Management Team at Emergency Operations Center para sa koordinasyon ng lahat ng ginawang hakbang ng bawat apektadong lungsod. Sa ngayon ay mayroon ng kani-kaniyang Incident Management Team ang bawat apektadong lungsod. They will be in charge ng overall response efforts. So, bali yung sa EOC, they will be staying at EOC. And if there's a need, no, na pupunta kanila yung mga local IMT, no, to assess them. Kasi yung maikingan natin dyan is alamin natin, no, yung not only the ano na the evacuation proper itself, but kung ano yung mga ano yung mga resources na kakailanganin ng mga ano natin evacuees natin. In the evacuation, titingnan natin if we have enough ano ba transportation assets, and then kung saan idadali, no, yung mga evacuation centers natin. In this case, kung talaga mag-worse yung situation, then we will be
transfer all our evacuees, no, yung mga IDPs natin, internal displaced communities natin, sa Panaan, no, doon natin sila ilalagay. So we'll be needing a lot of transportation assets. Ayon kay OCD6 Director Raul Fernandez, alam na ng mga lokal na pamahalaan ang dapat gawin. Lalo't kamakailan ay nagkaroon sila ng tabletop exercise sa Negros Occidental at iba pang ahensya sa magiging senaryo sakaling itaas sa Alert Level 3 o 4 ang bulkan. Kaya alam na nila ang dapat gawin. Sa ngayon, inaalam na ng OCD6 ang mga local government unit na direktang apektado ng sunod-sunod na aktibidad ng bulkan at kung gaano kalawak ang epekto nito sa kanilang lugar. Sa ulat ng DOST FIVOX kahapon, ilang barangay sa Bago City, La Carlota City at Canlaon City ang mayroong presensya ng sulfuric odor. Pagtitiyak ng OCD6, ang bawat LGU ay mayroong sapat na supply ng face mask at mayroon ng direktibang ipamahagi ang face mask sa mga residente sa bawat lugar na apektado ng amoy ng asupre. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng Manila Electric Company ang ipatutupad na dagdag singil sa kuryente ngayong Setyembre. 15 centimos kada kilowatt hour ang ipapataw na rate increase ng Meralco para sa typical na residential customer. Katumbas ito ng additional 31 pesos sa monthly bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, 46 pesos naman sa may monthly consumption na 300 kilowatt hour, 62 pesos sa 400 kilowatt hour at 77 pesos para sa 500 kilowatt hour. Ang taas singil ay bunsod ng mataas na presyo ng transmission charge na dulot ng ancillary service ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Nakatakda nang i-abolish o alisin ng PhilHealth ang single confinement policy sa katapusan ng Setyembre. Ito ang ipinangako ni PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma sa pagdinig ng Senado kahapon. Sa ilalim ng naturang patakaran, hindi na covered ng PhilHealth ang readmission ng isang member patient sa kaparehong sakit kung wala pang 3 buwan o 90 days mula ng una siyang na-confine. Tiniyak din ng State Health Insurer na maglalabas sila ng updated o bagong benefit case package bago naman matapos ang Nobyembre. Kasama na niya dito ang dental packages and services. Maaaring ilagay na ang pirma ng isang individual sa National ID ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Paliwanag ng ahensya, posibleng may imprenta na ito sa mga susunod na physical card na ilalabas ng ahensya. Samantala, pinaimbestigahan naman ng Senado sa Commission on Audit o COA ang posibleng paglabag ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa pag-imprenta ng mga national ID. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Saan ba tayo nagkamali dito sa information na dapat nakalagay sa card? Kasi ang sinasabi nga, wala ditong information sa... Walang signature ba yung mga ID card? Yes, Madam Chair. Kinwestiyon ni Senador Grace Poe ang kawalan ng pirma ng cardholder sa mga national ID na ini-issue ng Philippine Statistics Authority o PSA. Paliwanag ni Undersecretary Claire Dennis Mapa, National Statistician at Civil Registrar General ng PSA, alinsunod sa batas ang mga impormasyon na dapat lang ilagay sa national ID. Kabilang dito ang pangalan, tirahan, kasarian, karawan at blood type. The idea po kasi is we are transitioning to digitalization at ang means of authentication, kung ikaw talaga yon, ay hindi na yung perma mo but rather yung biometrics. Kasi doon po sa registration ay kinukuha yung mga biometrics including the demographics, yung iris, yung face, saka yung fingerprint. Ngunit ayon kay Senator Poe, sa realidad ay hindi tinatanggap sa ilang transaksyon ang national ID dahil sa kawalan ng lagda ng cardholder. The actual ID people use, let's say, when they're transacting in the banks, usually they ask for two forms of ID but with a signature. Kasi hindi naman yung mga lugar naman na yon, wala naman silang biometrics. Diba? They don't have access to
the database, for example, of the PSA. Kaugnay nito, tinitingnan na ng PSA ang pagdalagay sa national ID ng lagda ng cardholder sa panibagong contractor na mag-iimprenta ng mga physical card. Ito ay matapos kansilahin ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kontrata sa All Cards Incorporated, ang unang contractor na gumagawa ng physical card ng national ID. Sa datos ng PSA, nasa 90 milyong Pilipino na ang nakapagrehistro para sa national ID. Nasa 55 milyon sa mga ito ay naimprenta na ang physical card. Ang mga nalalabi namang 35 million national ID cards ay maaaring may lagda na ng cardholder. The Philippine Statistics Authority is now looking or talking to providers para po sasalo at pinasok na po namin yung signature po as an option. Pinuno naman ni Senator Grace Poe ang terminasyon ng kontrata sa pag-imprenta ng national ID cards. Batay kasi sa Memorandum of Agreement o kasunduan sa pagitan ng PSA at BSP, hindi dapat kumuha ng subcontractor sa printing ng physical card. Kaya inaasahan ng PSA na ang BSP mismo ang gagawa nito. This is actually a grave concern because if they blatantly violated Memorandum of Agreement, that's something that can cancel out the entire agreement, and then BSP might be liable for something here. Kinumpirma naman ng Commission on Audit o COA ang naturang bahagi ng kontrata na bawal ang subcontractor sa pag-imprenta ng national ID. Ayon kay Senator Poe, ang All Cards Incorporated ay parehong contractor na may issue sa pag-iimprenta ng driver's license. Bunsod nito, inatasan ni Senador Poe ang COA na imbestigahan ito. Ayon sa COA, kasalukuyan na silang nagsasagawa ng verifikasyon at tinitingnan ang pananagutan ng BSP kaugnay nito. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Man po. Bakit kaya hindi nakukuryente yung mga ibon kahit nakapatong sila sa high voltage wire? Alam niyo po, hindi nakukuryente ang mga ibon kahit nakapatong sila sa high voltage wire dahil hindi sila nagiging daanan ng kuryente. Pero ganito po yan. Kapag nakapatong ang ibon sa wire, pareho lang na nasa isang wire ang mga paa nila. Ang kuryente ay dumadaloy lamang kung may daanan ito mula sa mas mataas na boltahe papunta sa mas mababang boltahe, tulad po ng lupa o ibang wire. Dahil nasa parehong wire lang ang dalawang paa ng ibon, wala pong boltahe na nag-iiba sa pagitan ng mga paa nila, kaya walang kuryenteng dumadaloy sa katawan ng ibon. At para makadaloy po ang kuryente sa katawan ng ibon, kailangan ito ng daan papunta sa lupa o sa isa pang wire na may ibang boltahe. Pero kadalasan, wala naman pong hinahawakan na ibang bagay ang mga ibon habang sila ay nakapatong sa isang wire. Kaya wala pong isang kumpletong circuit na pagdadaluyan ng kuryente sa kanilang katawan. Pero ang tanong, kung tao ang gagawa nito, ligtas kaya? Kung ang isang tao ay nasabit sa isang high voltage wire na walang hinahawakang iba, sinasabi ng mga eksperto na ligtas pa rin naman ito mula sa pagkakuryente, katulad ng ibon. Dahil walang boltahe na mag-iiba sa katawan ng tao, kaya walang kuryenteng dadaloy sa kanya. Pero delikado po iyan, dahil hindi tulad ng ibon, mas malaki po ang katawan ng tao, kaya mas madali siyang maaksidente o madikit sa ibang wire na grounded o sa mismong lupa. Kung mangyayari po yan, magbibigay daan ito para magkaroon ng daluyan ng kuryente sa katawan at maaring magresulta sa matinding pagkakuryente o pagkamatay. Sa madaling salita, hindi po ligtas at wag na pong subukan. Ang mga professional po na nag-aayos sa mga high voltage wire ay meron pong mga espesyal na mga kagamitan na kanila pong ginagamit para maiwasan pong aksidente ng pagkakuryente.
Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasupo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Miyerkules. Salamat po at shout out kina Maria Luisa de Guzman, James Warren Arambulo at Chito Merza. Gayo din kay Kevin Verano, Christopher Sumadsad at Henry Montenegro. Samantala, narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 32:5 na nagsasabi, aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.